guys, ito yung ginagawang ruta. Natsempohan namin na ano, kami yung kami nakago, kaya yan, swerte, hindi kami na-stuck ng matagal. So yan po yung ginagawa nilang project dito. Kami ngayon sa traffic kasi dito sa project na in-improve na namin government dito sa city namin. May inaalis na dito. Parang ginagawa nila ng ano daw yung project nila about yung sinisimento nila yung ano. Rehabilitate na yung tulay. Ah, yan. Yeah. Ito. Yung tulay. Sayang na dito na ito. Rehabilitate yung tulay. So, nagkukos talaga siya ng traffic, especially ganitong oras. Ayan o, yung kabilang kasi bigayan. Stop and go, one way. One way. Nakaklose yung isang side ng road, so bigayan lang, maghihintay ka. Medyo matagal. Ngayon ko lang naisipan i-vlog. Mamaya, pagpabalik namin for sure, ganun din ulit yung situation. Hanggang hapon yan eh. Hanggang 5 ako lang. Paalis pala kami. Hindi. Oh, kahit pala Sabado nag-work sila. Kahit weekend. Ayan, ganito ang normal. Kailangan naka face mask, face shield para doble protection against virus. Kaya lang, hirap niya. Kaya dapat ano, bago ka magsuot ng face mask, mag-brush ka muna kasi hindi mo nga makakamoy yung virus. Yung tingin mo naman, mas deadly. Nag-brush ka bala? No, naman. Nag-brush pa nga ako eh. Mayos ka. Ako hindi pa ako nag-brush. Joke lang. Parang totoo na. So, may pupuntahan lang kami kasi may kukunin kaming ano, kasi may tindahan kami ng milk tea. Kaya lang, mula na nag-pandemic, kasi ang market namin mga estudyante, kasi daanan yun talaga, dalawang eskwelahan from the elementary school sa isang side, and then sa kabila, parang sa lubong, nagigitnaan yung store namin. Kaya lang, nung nag-pandemia, diba online or homeschooling na lang yung mga bata. Nawalan ako ng market. Tapos, timing din na buntis yung tindera ko. And siya, maternity leave. So, temporary close na lang muna. Kasi, ganun din eh. Wala rin masyadong bibili. May bumibili pa rin naman. Kasi nandun siya sa Condotel. May mga bumibili. Pero, halos kalahati ng bend time na wala. So, di ba sayang? So, hindi na ako nag-hire ng tindera muna. Ubus ko lang yung supplies. And then, yung mga natira naman. May mga natira. May tindahan naman yung tiyahe namin. So, siya na yung gumamit ng aming supplies. So, ngayon, since matagal akong hindi lumabas. And, yun nga, nagkasakit ako. Ngayon lang ulit kami nagkaroon ng chance na ma-visit yung tindahan. Although naiayos naman nung mag-close. Kaya lang kukunin ko yung ibang gamit para mahugasan sa bahay. So, yun muna yung aking update later. Pagpabalik, tingnan natin yung situation ng road.
Ngayon guys, pabalik na kami, pauwi na. Ito yung aming mga nakakot. Kasi... Hindi na kasya, ang dami ko. Hindi kasya. Actually, ang pinaka-filunga talaga namin is yung mga garapon na may mga powder pa kasi kailangan hugasan. Tatapon na yung pirang powder para ma-organize na yung mga garapon sa stock room para if in case na mag-resume ulit kami ng operation, malinis. Malinis na. Tsaka yung store, pinapalinisan ko na rin. So may mga gamit pa doon, nandun pa yung ref, marami pa. Ito lang kasi table kung... Kinuha ko yung isang round table kasi pag nasa terrace kami, kung kami kumakain. Tapos yung gasol, inuwi muna namin kasi may laman pa yan. So, gamitin na muna namin. Okay. Labakasan natin yung aircon. Ayan, dito pa tayo sa medyo maluwag-luwag na parte. Pagdating dun sa ginagawang kalsada din tayo medyo may stock. Ayan guys, yung damit ko kasi hindi pa masyadong humupa yung aking allergy. Although, hindi na siya kagaya nung first day kasi may pinainom ng gamot sa akin yung aking doktor. Ang doktor ko ano eh, dalawa ngayon. Kasi yung isa, siya yung nag-check ng mga gamot ko kung may allergic reaction. Ito kasi yung gamot na to, hindi na test. Talagang direct siyang na IV sa aking nalag, no? So, nung first two days, walang reaction. Nung naka-uwi na kami, kasi in-admit ako for one day, kasi matagal yung gamot, inabot siya ng almost 10 hours na IV. Kasi dahan-dahan siya. Walang reaction hanggang sa naka-uwi kami. After 3 days, saka lumabas yung aking rashes. Tapos yun nga. So, una sa left arm lang, tapos hanggang sa bumaba na siya hanggang dyan, hita. Pero ngayon, hindi na siya kasi pula dati. Parang nag-aano na rin siya. Ang mupa niya. Dala namin car yung malaki ako kasi ang daming, ito yung pambukit ko yung car pagka may mga hahakuti yan, saka dati pag nanimili kami ng mga supplies yan, punong-puno yan so, pag yung ano nagaya kahapon, maliit lang din nga dala sila isa sa kanya ayan, parang dito na yata magsisimula yung traffic so ayan. Haba-haba. Ito guys, ito yung ginagawang route. Na-tempo ka namin na ano. Kami yung, kami nakago kaya, yan, swerte, hindi kami na-stock ng matagal. So, yan po yung ginagawa nilang project dito. Rehabilitate nila yung tulay, kasi matagal na yun. Parang ngayon lang sila ulit, ano, ayan. So, makikita yung traffic nyo sa kabila. Sila ngayon yung naghihintay na matapos yung aming tawag dito labi sa atin. Yung go namin. So, look. Ganyan kahaba. So, buti na lang na timing na kami nakago. So, ay, haba, diba? O, hanggang saan pa yan? Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Baka hindi ka makapag-stop dun sa may halaman, hindi ka makapag-park. Kasi dadaan daw si Boyet dun sa tindahan ng mga halaman. Bibili siya ng bato. Kasi yung mga plants namin, nilalagyan namin ng bato yung ano pala, yung mga paso. Kasi kinakayas ng mga ibon, yung lupa. Yan ang haba, di ba? So, oh, swerte, oh, hindi ka makakatigil. Ito yung halamanan, yan. Diyan ka makakabit, diyan kami bumibili ng mga, yan, mga halaman, yan. Oh, tingnan mo, kung kami yung nakastock, ganyan kahaba yung ano, tatakbo na mabagal. So, ang haba. Dito na siya natapos, tapos may pagod mo, tricycle. Tigil ganyan ako. Saan?
Kasi kaya stop ka muna. Tapos bubuhatin niya yung bato dito. Maliliit lang naman, sandali. Ah, okay. Sige, tayo dito. So yun, wala nang traffic. Kami na lang yung magta-traffic dito. Bibili lang siya ng bato. Ayusin niya yung kanyang mga halaman. Dito na kami sa bahay. So thank you ulit sa pagsama sa amin today. Maraming salamat. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like, and share. Love. Say bye. Bye. See you next time.